Nagpapasalamat po kami sa opportunity no, na makapag-share dito. Siguro nagpasin po, dito kami nakapunto. Si Sir James na yun dito. Share lang sa inyo yung aming journey sa pagiging networker. Okay lang po ba yun? Yes! So, bago yun, no? Kami po ng wife ko, si Ms. Lorna Narvasa, ay full-time networker po. We're doing this business for almost more than 10 years. Wow! Yes! Ang maganda po dito, para malaman po ng lahat, lalo na sa mga baguhan, sa mga negative. Nagde-negative sa ganitong industry. Pakita ko po sa inyo, kung ano po yung pwedeng maibigay po sa atin. Okay lang po ba yun? Yes! Yes! Yan po, before po kami napasok sa ganitong industry, dati po kami empleyado. For almost 5 years, kami dalawa po ng wife ko, government office po kami. Magkaiba nga lang po kami ng lugar. Kasi hindi pwede magsamay ng mag-asawa sa isang department. Di ba po? Yan naman sa atin eh. Yes, pero for almost 5 years, hindi naman po sana, no? We're not against po sa mga empleyado po. Makikita po natin, 5 years is 5 years. Makikita natin kung natutupad yung mga pangarap natin sa buhay. Tama po? Yes. Diba? Yes. Sa lahat po ng mga empleyado dito, pasensya na po, tamaan po. Ay, huwag po magagalit. Yun ang po yung literal. Tama po? Naranasan po namin talaga yun, magiging empleyado na yung suswelte mo ngayon, ibabudget mo, yung kalahati, ibabudget mo para sa transpo mo, kung hindi mo ibabudget, pangungutan ka na. Tama po? Yes. Nakakahawa lang po kami ng malaking pera. Pag dumarating yung bonus, minsan nag-delay pa. So nakita ko, walang nangyayari, kaya nag-resign po kami. Ayun po yung decision na ginawa po namin. Pero okay lang po. Sinubukan naman po namin maging traditional business. For more than 10 years, 20 years, ng traditional business po kami sa news market po. Kasi wala naman kami makukuhunan, kaya nag-upisa kami sa isang pwesto. Pero yung pwesto na yun, dahil kami po mag-asawa, lahat po na pinapasukan namin, eh talagang pinagbubutihan po namin. Yung isang pwesto, naging dalawa, naging tatlo, naging apat. Umakasenso, di ba po? Dumating yung mga magling ka mga supermarket, ang lalaki, tinatabihan tayo, nandiyan ang SLR, Saintmore, kung saan-saan, kahit sa maliit na lugar, nandiyan yung watermark, nabi sa amin. So, anong nangyari? Lumikin yung income namin. So, naisipan ko naman kung maging OFW. Kasi po, ugali ko po talaga na hindi po ako titigil sa buhay hanggang hindi natutupad ang mga pangarap namin. Yeah, for almost 5 years po na ini, ano po ako, OFW po ako, sa Japan po. Huwag niyo po ako titigan na ganyan. Hindi po ako dasher mo. Construction company po yung pinasumang po doon. Nag-waterproof po. Winawaterproof po namin yung mga bagong building, mga bagong tulay, bagong kalsada, lahat po. Winawaterproof po namin. Yun po nagtitrabaho ko for almost 5 years po. Maganda kita, pero mahirap malayo sa pamilya. Di ba po? Yun lagi yung ano, stress, pressure sa akin. Kasi hindi ko alam, baka mamaya pag-uwi ko, yung tatlong anak, naging apat na. Di ba po? Yun po lagi, yung sleepless
night ko, every day, kaya every morning sa work, talaga puro trabaho ang ginagawa ko para maging busy ako. Pero pagdating ng gabi, wala ka na magagawa, hindi maisip sila. So, sabi nga, para turn ako lang ng opportunity dito sa Pilipinas, igagawin ko. So, dumating yung time, kumatok yung opportunity sa amin dito, napasok po ko sa isang network marketing, networking company po. So, for almost 10 years po, siyempre lahat po tayo, di ba nangangarap dito? Yes. 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 Wala naman tao nung hindi nangangarap eh, di ba? Yes. Diba? Ang sabi na nila, ang tao walang pangarap? Dapat ang nangarap. Yan po, nakapagtapos po ako ng tayo. Sa pagbalik po sila. Yes. Tapos, ito po, nagkaroon po ako ng dalawang apo na very cute. Yes. Yan po. Huwag po kayo magtaka kung bakit yung mga apo. Okay? Yan po. Tapos po, nagkaroon po natupad yung dream house po, yung bahay ko pa. Tapos, nagkaroon po sa sarili sa sasakyan. Ilang isa'y binigay, dalawa pa. Yeah. Yan po, sa patuloy kong pagdinegosyo dito sa ganitong industry, nakapagpunta po ako ng apartment. Tender apartment po yan, pahaba po kasi yan. Yan po yung existing namin ngayon. Yan. Tapos po, nakabili na po ng condo dito po sa grass. Nag-join na kami kagad dito. Yes! Salamat po natin.
partying, nandito na po yung grupo ko, nagpa-plano na po kami, bumibili ng packages po. Yan po sila. Yan po. Meron din kami sa kotse. Talagang ano? Yung kotse, napakanya. Actually, ang kotse hindi na necessity. Ay, hindi na luxury. Kundi necessity na talaga. Yan po, yung mga packages na binibili po namin dito sa Gr8Life po. Tuloy-tuloy lang po kami. Yan po, yung mga kapatid po natin Muslim na naniniwala po sa Gr8Life. Sa Gr8Life. Yung pagkakas po natin is halal. Tama po? Yes! Kaya sa mga kapatid natin Muslim, bawal po sa kanila ang import. Yan po, tuloy-tuloy lang po. Kaya pagkakabit po makain, bawal pork. Puro fish ka chicken. Yan po, tuloy-tuloy lang. Ang nakatawa po, yung anak ko, na nagtatrabaho sa Qatar, yung second son ko, nagbakasyon po siya dito, last April, 40 days. Pero yung pagbabakasyon niya, hindi niya, ano, hindi siya namasyad, hindi siya nagpahinga. Nag-umpisa po bakit siya mag-Gr8Life. Grabe! Sabi ko, parang nakita ko yung sarili ko sa kanya talaga. Sabi ko, hindi pa tayo magta-travel kung saan. Sabi niya ba, sayang. Sayang yung panahon. Diba? Nag-umpisa na Gr8Life, kailangan sumabay tayo lahat. Actually, napadala pa ulit kami. Yan po siya. Isa po siya engineer. Sila po yung gumagawa ng LR doon. As an engineer po, napaka-busy po nila. Pero, naisisiti niya pa rin yung pag-Gr8Life. Yes. Actually, nag-deliver pa siya kung saan-saan sa Qatar. Sabi nga nila, kung gusto mo, may bala. Pag-araw, maraming dahilan. Di ba po? Yes! Yes! Kagabi na, kanina madali-araw na, pagkausap ulit kami. Gusto niya, sabi niya, pa, pag okay na yung ano natin, mag-maintenance ako, 10,000 monthly. Sabi niya, sabi ko, anak, sabi ko, kung nahando pa ako. So, yun po. Tapos po, siyempre, sa lahat po ng sacrifices, may kapalit po. Sa lahat po ng pagpapakahirap, pagpapagal, ito po, sumunod niyo po, cheke-cheke. Yes!
Naniniwala po ako, ako'y hindi pa tayo kumaitig po. Kasi last Sunday, soft opening pa lang po yun. Yes. Hindi pa tayo kumaitig po. Kung baka sa inyong plano, nagpapainin pa lang tayo na kanya. Yes. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tugal, beyond the road. Yes.